Welcome sa Hey Anime Sensei! Ito ay kwento na hango sa naging buhay ng magkakaibigan na Mogazo na may skill ng isang warrior, Ranta na isang dark knight, Shihoru na isang magician, Yumi na isang hunter, Manatu isang pari at ang main character na si Haruhiro naman ay napiling pag-aralan ang isang skill ng magnanakaw. Sila ay napunta sa mundo ng Grimgar at naatasang mag-hunting ng mga goblin at ibang mga halimaw na may iba't ibang presyo. Bilang kapalit ito ay maaari nilang ma-convert sa salapi na pwede nilang mabili ng kanilang mga pangangailangan. Wala rin silang ideya kung paano sila napunta sa lugar ng Grimgar sapagkat lahat ng kanilang memorya mula sa kanilang nakaraan ay tuluyan nang nawala. Makikita na tila abala at nagmamadali ang mga taong ito sa pakikipaglaban sa goblin. Subalit ang nilalang na ito ay hindi basta-basta nagpapatalo, handa rin itong makipaglaban alang-alang sa kanyang buhay. Makikita si Haruhiro at Ranta na tila walang alam sa pakikipaglaban. Isa ring bala ng palaso ang mabilis na tumama sa isang puno. Ito pala ay galing kay Yumi na makikitang mangmang din pagdating sa pakikidigma na muntik pang ikapahamak ng kanyang mga kasamahan. Ito si Manatu ang kanilang pinuno sa grupo. Mabilis nitong sinabihan si Yumi na siya ay mapapahamak kung patuloy nitong gagamitin ang palaso sa isang malapitang kombati, kaya mabilis nitong binunot ang kanyang kutsilyo. Ito si Mogazo, gamit ang kanyang malaking espada, buong lakas nitong sinugod ang goblin, subalit tumama lang ito sa puno dahil sa malalim na pagkakabao nito, kaya sinugod siya ng kanyang katunggaling goblin. Kanya naman itong naiwasan at nataboy, ngunit mabilis itong tumungo kay Shihoru bago pa man tuluyang makalapit ang goblin. Sinubukan itong gumamit ng spell, subalit dahil sa kulang ito sa kasanayan kaya walang kahirap-hirap na ito'y napigilan ng berding nilalang. Mabuti na lang at naruroon si Manatu na nagawa nitong maligtas siya sa bingit ng kamatayan dahil sa mababang pinsala, kung kaya gumamit ng skill si Manatu upang mapahilom ang sugat ng kanyang kasamahan. At matapos niya itong matulungan ay kanya ring pagwika sa kanyang mga kasamahan na marapat lang na siniseryoso nila ang bagay na yon sapagkat buhay nila ang nakataya at hindi yun isang biro. Anya na nakikipaglaban din sa kani-kanilang buhay ang mga goblin, kung kaya gagawin rin ito ang lahat upang mabuhay. Habang nasa combat position, nagtanong naman si Rante kay Haruhiro na sa kanyang pagkakaalam dapat ang goblin ay isa lang sa pinakamahinang nilalang na maaari nilang makalaban, subalit dahil sa wala silang masyadong kasanayan sa pakikipaglaban kung kaya sila ay nahihirapang makipaglaban dito. Sa kanilang nayon, makikita itong may tahimik na kapaligiran sa tuwing sumasapit ang gabi. Maaga namang nagising si Haruhiro matapos ang nakakapagod na labanan noong nakalipas na araw. Nagising na rin si Rante at pagtiti ni Haruhiro dito agad namang bungad nito sa kanya na anong meron at tila puyat ang kanyang mga mata. Ngunit sagot naman ni Haruhiro na hindi siya inaantok sapagkat normal lang yun at hindi ibig sabihin ay inaantok siya dahil ipinanganak siyang ganon ang kanyang mata. Binuksan naman ni Manatu ang pinto ng kanilang silid at pagwika na matapos nilang magbihis ay sumunod na sila sa kanya upang mag-agahan. Kung usapan sa gawaing bahay ay sabay-sabay din naman silang gumagalaw upang mas mapabilis ang kanilang gawain, sabay-sabay din silang kumakain sa labas ng kanilang tahanan, kasabay ang mga plano na kung ano ang mas mainam na paraan upang magkaroon ng mas malaking salapi. Nagwika rin si Manatu na sa pamamagitan ng kanyang skill ay kaya umano niyang magpahilom ng sugat, subalit hindi niya kayang palitan ang mga dugong nawala sa katawan. Nagsuggest din ito na subukan ulit nilang bumalik sa gubat dahil masyado silang nahirapan sapagkat dalawang goblin ang kanilang nakalaban noong nakaraang araw, kung kaya mas mainam na maghanap sila ng nag-iisang goblin para mas madali ang kanilang magiging trabaho. Anya na mas mainam na walang masyadong masaktan kahit na sila ay mapagod, hindi katulad sa ginawa nila noong una sapagkat hindi umano yun laro upang magmadali. Nagulat naman si Haruhiro sapagkat hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng laro na ipinagtaka rin ni Manatu sapagkat ito'y kusa lang na lumabas mula sa kanyang bibig kahit hindi alam ang ibig sabihin nito. Sa pagmamatsyag ni Haruhiro, madalas silang nakakagamit ng mga familiar na salita na tila kusang lumalabas sa kanilang bibig, subalit hindi naman nila alam ang ibig sabihin nito. Anya na para itong maliit na bagay na pumasok sa iyong lalamunan ngunit hindi mo naman kayang ilabas. Sapagkat ayon sa kanilang mga karanasan mula nang mapunta sa mundo ng Grimgar ay wala silang ideya kung saan sila nagmula. Ayon sa kanyang mga naaalala, ilang araw bago ang kasalukuyang nangyayari, nagising siyang walang maaalala na kahit ano mula sa kanyang nakaraan, kahit ang rason kung bakit siya nasa loob ng isang silid ay wala rin siyang alam. Dahil sa mga tinig na narinig mula sa labas ng kanyang kinaruroonan ay mabilis niya itong pinuntahan. Makikita na meron ding mga tao sa labas ng mataas na gusaling iyon, at pagsipat sa tila isang nayo na di kalayuan mula sa kanilang kinatatayuan, hindi niya din nakikilala ang mga taong nakikita niya dito. Nagtanong din ang isang babae kung may nakakaalam ba kung ano ang lugar na
ngayon subalit tulad nila wala din itong mga ideya. Nagawa naman nilang magtanong sa dalawang bantay na nakabalute at mabilis na dinala sila sa Nayon. Sa pagpasok sa isang bahay ay ang pagbati din ng isang lalaki na sila umano'y nasa bayan ng Ortana. Nagpakilala din ito bilang si Brittany na siyang chief and host sa lugar at sila umano'y nasa loob ng Red Moon office ng volunteer squad. Subalit isang makisig na lalaki ang nagtanong, ito si Renji nagtanong ito kung ano ba ang lugar na yon. Wika ni Brittany na 10 silver coin ang nilalaman ng bawat pouch na ito at kanya itong ibabahagi sa mga taong sasali sa Volume Hunter Squad at ito rin ang nagsisilbi nilang pera na ginagamit sa lugar. Bigla namang naalala ni Haruhiro ang kanyang cellphone subalit wala ito sa kanyang bulsa sabay ang pagtanong sa kanyang sarili kung ano ba ang sinasabi niyang cellphone. Isa namang necklace na tag ang pinakita ni Brittany, anya na ito ay sumisimbolo na sila ay isa palang trainee. Maaari din umano silang makabili ng official badge gamit ang 20 pilak subalit magiging useless lang ito sapagkat sila ay mahihina pa lang. Kaya nagtanong si Renji kung ano ang marapat nilang gawin. Subalit wika ni Brittany na maaari nilang gamitin ang makakalap nilang impormasyon at ito'y magsisilbing daan upang magawa nilang matalo ang kanilang magiging kalaban. Kinakailangan nilang matalo ang mga halimaw at magdala ng mga patunay na ito'y kanilang natalo. Bilang ganting pala maaari silang mabigyan ng mga pilak bilang kapalit nito. Sa kasalukuyang ginagawa ng kanilang grupo ay nag-aayos ito ng kani-kanilang mga gamit upang maging handa sa paglalakbay. Ayon kay Haruhiro nagawa na ding makabili ng isang official Borderland Brigade badge ang grupo ni Renji. Marahil umano sa pamamagitan ng isang monster drop, sungay at ngipin ng mga halimaw ay maaaring ebenta sa malaking halaga. Habang sila ay nasa kasagsagan ng paglalakbay makikita ang iilang tindahan na nakabukas at naghihintay lang sa mga taong bibili ng kanilang produkto. Ang bawat grupo ay binigyan ng 10 pilak at nagamit na nila ang 8 nito dahil sa pagsali sa isang guild kaya dadalawa na lang ang kanilang hawak. Naisipan na din nilang magtipid at kinakailangan na nilang magbanat ng buto upang hindi ito maubos. Dahil si Manatu ang kanilang leader kung kaya ito rin ang umiipon sa mga impormasyong nakakalap nila, kinakailangan din nilang sumali sa iba't ibang guild upang magkaroon sila ng skill. Si Haruhiro ay pinili ang Thief Guild kung saan nakilala niya ang kanyang naging guro na tinawag niyang Barbara. 7 araw rin siya nitong sinanay bago sila magsimula sa kanilang paglalakbay at pagkatapos ng 7 araw na yon ay binigyan si Haruhiro ng nickname ni Barbara na Old Cat sapagkat ang kanyang mga mata umano'y parang inaantok na tulad ng pusang matanda. Dahil sa pagod kaya naisipan nilang magpahinga sa paanan ng isang bundok habang umiinom ng mainit na inumin at ilang mga pagkain na kanilang dala ay ang pagwika ni Yumi na kahit ano umanong sikap niya sa archery ay tila walang kabuluhan ang kanyang naging pagsanay sapagkat hindi niya natatamaan ang kanyang mga target na tulad lamang sa nangyari noong isang araw na muntik na nitong matamaan ang kanyang mga kasamahan kaya humingi ito ng pagpatawad. Subalit wika ni Ranta na hindi umano niya ito kayang patawarin sapagkat ang mga katulad lang ni Shihoro ang dapat na pinapatawad dahil sinusubukan umano nitong itago ang kanyang buko, dahilan upang mapatitig si Haruhiro dito. Kaya inisip ng babae na siguro dahil ito sa kanyang katawan na tila mataba at pagkawala sa self-confidence nito sabay ang pag-iyak. Kaya itinutok ni Yumi ang kanyang palaso kay Rante kasabay ang pagwika dito na sa pagkakataong ito ay sigurado na siyang matatamaan ang kanyang target. Ngunit ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakbay sapagkat ayon kay Manato na hindi na magiging ligtas sa lahat kung maaabutan sila ng dilim sa daan. Napatigil naman sila sa isang talon matapos makasipat ng nagpapahingang mga goblin sa gilid ng ilog. Sumigaw din si Yumi anya na mas masarap pa umano ang kinakain ng mga ito kesa sa mga natikman niyang pagkain. Hindi nila inatake ang 4 na goblin dahil alam nilang mas mahihirapan sila dito kung kaya naghihintay sila ng pagkakataon na umatake kung mag-isa na lang ang goblin, dahilan upang maubos na din ang kanilang natitirang pera. Isang gabi nagising si Haruhiro at di na makabalik sa muling pagtulog kung kaya lumabas ito sa bahay upang magpahangin. Di niya naman inaakalang makakasalubong si Manato sa labas ng bahay na nakainom ng kunting alak. Wika nito sa kanya na meron umanong lugar na malapit sa Hanazono Street na tinatawag na Shelly Tavern kung saan makikita ang maraming mga volunteer upang tumambay. Ito rin ang lugar kung saan siya mas nakakapulot ng mga mahahalagang impormasyon na makakatulong sa kanila. Habang nag-uusap mas minabuti nilang uminom ng mainit na inumin dahil
sa malamig na panahon. Kanila ring pinag-usapan na mas mainam kung lilipat sila ng bagong lokasyon para mas malaki ang maging tsansa na makahanap ng nag-iisang goblin na madali nilang mapapatay. Napatanong din si Manatu kay Haro na kamusta naman ang naging pagsanay sa Thief Guild. Sagot naman ni Haro na maganda ang kanyang guro subalit nakakatakot. Sa kanilang pagmamasid sa kulay pulang buwan ay ang pag-isip ni Haro na masyado itong weird sapagkat nasisiguro niyang hindi ganito ang kulay ng buwan sa kanyang nakaraan. Kinabukasan tsempong nakakita si Haruhiro ng nag-iisang goblin sa gilid ng ilog at abalang kumukuha ng inumin. Sa pagtungo ni Yumi sa kanya ay agad niya itong pinigilan sapagkat meron siyang nakikita sa di kalayuan. Agad silang bumalik sa kanilang kasamahan upang ibalita ito at makapag-isip ng magandang plano upang mahuli ang nilalang. Bungad nito na meron siyang nakitang nag-iisang goblin at espada lang ang dalang armas, mabilis silang nagbihis ng kanilang mga kasuotan upang maghanda sa isang buwis buhay na hanap buhay. Dahan-dahan itong nilapitan ni Haro upang hindi nito maramdaman ang kanyang paglapit. Inihanda niya na rin ang kanyang kutsilyo sa pagsugod kaya muli siyang umahan sa isang talahib upang magbigay ng sinyales hanggang sa tumayo si Ranta sa pwesto nito at nagsisisigaw na tila isang mangmang sapagkat wala umanong surprise attack na maingay. Dahil sa ginawa ng kanilang kasamahan kaya mabilis na tumakbo ang goblin, mabuti na lang at nagawang mapana ni Yumi ang direksyong pinupuntahan ng nilalang kaya napatigil ito. Makikita rin na abalang-abala sa pagwasiwas ng espada si Rante kahit ang layo pa nito sa goblin. Nang makababa si Haro ay ang pagsugod din ng goblin dito, ginamit niya rin ang kanyang napag-aralan sa kanyang guro kaya nahiwan niya ang goblin sa kamay. Subalit hindi ito iniinde ng nilalang at patuloy lang sa pag-atake kaya nagwika rin si Manato na huwag siyang titigil sa paggalaw sapagkat ikapapahamak niya iyon. Nakalapit na rin si Rante subalit dahil sa bigat ng espada nito kaya hindi niya ito kayang makontrol at kumain lang ng putik. Napatalsik rin ito ni Manato nang sinubukan ng goblin na sumugod kay Ranta. Lumabas rin ang spell si Shiuro subalit hindi ito tumama sa kanilang kalaban. Upang hindi makatakas ay kanila itong pinaikutan at pagsugod ni Mogazo gamit ang kanyang espada subalit nagagawa namang makaiwas ng goblin sa kanyang mga atake. Nasaksak ito ni Ranta sa likuran nang hindi napansin ang kanyang paglapit sa lalaking may pulang buhok. Nang makalayo ang goblin ay pagninig naman ang kanyang kamay dahil sa pakiramdam na tila lumusot ang kanyang espada sa buto ng nilalang. At dahil sa hapdi kaya sumigaw ng malakas ang goblin na merong boses na nakakatakot at napag-isip ni Haro na ayaw pamamatay ng goblin at pagwika naman ni Ranta na kinakailangan nila itong patayin upang makuha ang kanilang mga pangangailangan at magpatuloy sa kanilang buhay. Kahit takot, buong tapang nitong sinugod ang goblin, pinagtulungan nila ito at sa muling paggamit ng spell ni Shiuro na tumama sa unang pagkakataon. Dahil sa putik kaya hindi napansin ni Haro ang kutsilyong inihagis ng goblin na bumaon sa kanyang balikat sa paglapit nito sa kanya upang siya ay sakalin kaya nagawa niyang masaksak ito sa leeg at pag-atake naman ni Ranta. Tumigil lang ang goblin ng magawang mahampas ni Mag-Ozo ang kanyang espada sa ulo nito na nakalusot kahit may proteksyon nito sa ulo. Dahan-dahan namang binunot ni Yumi ang kutsilyong tumama kay Haro at pagpahilom ni Manato sa kanyang sugat. Kumpiyansa doon naman si Ranta na kuhain ang kwentas ng goblin na maaaring may halaga kung magagawa nilang ipagpalit ito sa bayan. Habang sinisiyasat ang katawan nito ay ang pagsigaw rin ni Ranta kay Mogazo sapagkat nais niyang ito ang kauna-unahan niyang kill, hindi niya naman napansin ang pagdamot ng goblin sa espada at paghiwa sa kanya dahil sa gulat kaya nakipagbuno siya rito at inagaw ang espadang hawak ng goblin. Sa muling pagtakbo ng nilalang ay nagawa niya itong mahiwas sa likod sabay ang tuloy-tuloy na pagsaksak sa berding nilalang. Subalit habang ito'y nawawala ng buhay, hindi naman nila maalis ang awa sa nilalang hanggang sa napatigil si Ranta sa kanyang ginagawa sabay hagulgol dahil sa ginawa niya sa goblin. Dahil ito ang kauna-unahan nilang napaslang na goblin kung kaya naninibago ang kanilang katawan na nanginig pa ang kamay ni Haro at hindi ito makontrol sa paghawak ng kutsilyo dahil sa takot at kaba na kanyang nararamdaman. Matapos ang matagumpay na araw laban sa isang goblin, sinubukan nilang ipagpalit ang pilak na nakuha nila sa leeg ng goblin, subalit wika ng lalaki na ito ay maaari lamang ipagpalit sa 30 tanso, wika ng lalaki na maaring mababa ang palitan nito, subalit kahit saan sila magtungo ay ganun pa rin ang magiging kapalit nito sa ibang mga ngalakal. Subalit nang makita ng lalaki ang isang pangil, agad itong nag-offer ng isang pilak na ikinagulat ng dalawang volunteer dahil hindi nila inaasahan na ganun kalaki.
malaki ang palitan sa bagay na yon, kaya nagtanong ang dalawang manlalakbay na bakit ganun lamang ang halaga noon. Sagot ng lalaki na dahil ito ay ginagamit na pampaswerte at pang-iwas sa mga demonyo. Matapos nilang mapalitan ang kanilang mga nakuha mula sa goblin ay ang pagpapasyang magpahinga muna sila matapos ang kanilang naging karanasan sa unang goblin na kanilang pinaslang. Bago sila maghiwalay at gawin ang kanilang mga nais sa araw na iyon ay makikitang matamlay si Ranta matapos ang mga nangyari. Sila ay nag-ikot sa lugar at bumili ng kani-kanilang mga gamit. Si Ranta ay kumain habang si Mogazo ay nilinis ang kanyang sandata at bago lumubog ang araw ay gumawa ito ng isang eroplano na gawa sa kahoy. Nauna ring makabalik si Ranta at Haruhiro sa kanilang napagkasanduang lugar na doon magkita bago lumubog ang araw. Wika ni Ranta na ang kanyang magiging unang hiling para sa kanyang unang panalo laban sa goblin ay magkaroon ng demonyong magsasabi kung may kapahamakang paparating para maging alerto siya bago pa yun mangyari. Nasinang ayuna naman si Manato. Nagulat ito nang marinig ang pag-akyat ni Yumi hawak ang isang pusa, anya na nasaan na ang pusa at marahil ay nagagawa nitong magpalit ng anyo. Subalit hawak naman ni Yumi ang pusa sapagkat tumalo nito sa kanyang ulo habang nakatitig sa paglubog ng araw. Sa paglalim ng gabi hindi naman makatulog ang mga lalaking volunteer kaya napag-usapan nila ang kanilang naging karanasan sa araw na iyon. Wika ni Manato na hindi na masama ang kanilang araw at marahil mas maganda pa ang maging resulta ng kinabukasan. Bumaba naman si Ranta sa kanyang higaan kaya nagtanong ang kanyang mga kasamahan kung saan ito tutungo, anya na siya ay maliligo ngunit wika ni Haro na ang mga oras na iyon ay nakatuka para sa dalawang babae nilang kasamahan. Subalit ito nga ang nais ng mabait na si Ranta ang silipan ang dalawang dalaga, kaya nagtanong si Manato kung bakit niya ba pinapag-aralan ng may pag-iingat ang harang sa paliguan. Anya na ito ang dapat na gawin ng tunay na lalaki sabay ang mabilis na pagtakbo patungo sa paliguan upang silipan ang dalawang babaeng naliligo. Sinubukan naman itong pigilan ng tatlo niyang kasama subalit mabilis itong tumakbo. Ang hindi niya alam ay agad siyang makikita ng dalawa kaya tumilapon ito palabas.